Bakit kaya ba tinatawag na puno ng buhay or tree of life ang nyog? Sagutin po natin yan pagkatapos na maikling intro, mga darling. Masasabi po natin na ang nyug ay tree of life dahil po sa mula pa lang po sa kanyang roots hanggang po sa kanyang tip of the leaves po sa itaas. Lahat po mga ka-agri ay may uses yan, may ginagamit yan, nagagamit po lahat yan. Ang roots pa lang po ng nyug natin ay ginagamit pa yan ng mga ninuno natin na magiging isang gamot. It is a medicinal properties po na ginagamit noon pa man. Kaya mula pa lang dyan ay may gamit na talaga yung nyog natin, kaya tree of life na nga siya. Ang kanyang mga puno naman, yan po, ginagawa po yung cocolumber, saka napakamahato po ng cocolumber sa ngayon, mga ka-agri. At noong unang panahon, pati yung puno niyan, pag nag-dried na po yan, ay ginagamit rin ng fuel na rin ng mga ninuno natin noon. Dahil po sa napakalakas ng kanyang fire, ng kanyang apoy, kasi po may content po yung oil talaga, kahit mula sa roots hanggang sa puno ng nyog, mga ka-agri. Yan po. Pagdating po naman sa bunga niya, mga ka-agri, nako, sa bunga pa na lang niya, ang dami na talagang magagamit sa puno ng nyog. Sinasabi po na yung bunga ng nyog ay napakarami pong gamit talaga sa buhay ng tao, mga ka-agri. Yung tubig pa lang ng nyog ay kinukonsider na po siyang gamot. Talagang na po na po may mga sakit sa bato, mga kadarling, mga ka-agri, at kinukonsiderin po na isa sa pinaka highly mineraled water itong nyog, at isa sa pinaka safe na inuming refreshing juice po, kasi po ito ay naturally na ano po talaga, na tawag doon, nasala po talaga mula sa ilalim, mula sa roots hanggang sa puno, hanggang maging bunga po ito, mga ka-agri. Kaya one of the safest drink po ito, lalong-laro na po sa mga panahon ngayon na marami na po talagang contaminated na mga tubig natin, mga ka-agri. Yun po. At sinasabi rin sa mga pagsusuri po, mga ka-agri, na ang kanyang oil, yan na, oil pa lang po, ay napakadami pong gamit sa pagluluto. Yung kanyang oil at saka yung kanyang gata na rin mismo po, nagpapasarap sa ating mga lutuin. At yung tinatawag nating virgin coconut oil na sinasabi nga nakapagtulong talaga, nakakapagpagaling po kahit nga po ng pandemic na lumaganap ngayon sa mundo, napakarami po talagang gamit ng nyog, kaya tinatawag po siya talagang tree of life. Kaya kung ako yung tatanungin tungkol dyan, a coconut tree is more than a treasure nga po, more than gold, more than silver, more than anything. Kung ikaw ay nakapagtanim po nito, kahit 1,000 puno lang sa iyong lupain, nako, kahit hindi ka na magtrabaho po, it is more than gold, it is more than silver po. Bubuhayin ka kahit hindi ka nagtatrabaho talaga ng nyug. Lalo-lalo na po kung they are being taken care of po talaga. Yun, mga ka-agri. Ano pa ba? Ang dami po, ito kasi ang nyug natin ay pwede po siyang makopra. Yung kanyang husk po ay pwede po siyang magamit na ropes. Roping materials po, ginagamit po na roping materials ang husk ng coconut. Yung kanyang dust po na tinatawag na coco fire dust po, ginagamit po yan sa mga gardening at saka sa mga pagtatransplant po ng ating mga seedlings, kahit anong seedlings po, kasi po it is not contaminated. Yan po. Yung kanyang shell naman po, nako, ang daming gamit po ng kanyang shell. Talaga, mga kalalabs, sa mga artworks po, sa mga natural crafts po, ginagamit po yung shell talaga ng nyug. At saka yung shell ng nyug po ay inuuling din. At kinukonsider na isa sa pinakamahal na uling pagdating po sa natural fuel na galing po ng wood na klase ng fuel. Yung kanyang bao na inuling po. Ayan po. What more? Yung kanyang sanga po na
gaya po nito, yung sanga niya, eh ginagawa na rin lubid dyan. Maraming ginagamit yung ginagawa na rin lubid dyan at saka pangtali. At saka even yung kanyang tingting, yan po, ginagamit po yan na walis tingting. It is being made into brooms. At saka mula noon hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan, magunaw mo ng mundo, magagamit pa rin yan. Kaya mga ka-agri, we can really consider nyug as a tree of life. Yung kanyang flower po, dun sa itaas, yan po. Yung kanyang flower po, yung kulay white na po yan, nakitaan po yan ng medicinal, ano talaga, medicinal properties na nakapagpagaling po yan ng mga sakit natin, mga ka-agri, according to research. At saka marami pa rin gamit. At yung kanyang dahon po, itong yung kanyang dahon mismo po, ito kanyang dahon talaga, ay ginagamit po ito, ginagawa po itong roofing namin. Kahit kami gumagawa nito ng roofing niya, hinahabi po namin ito, weaving. Ginagamit po ito sa mga kubo dati. Kahit hanggang ngayon, pwedeng gamitin. Especially po sa mga tinatawag natin na mga primitive way of living or mga survival living, kung kailangan mo lang po ng shelter, itong dahon ng nyug, mabilis po itong magamit talaga. Kaya po masasabi po natin, ewan ko sa inyo, pero sa amin po, mula po sa mga ninuno pa namin at hanggang ngayon, almost Filipinos considered nyug coconut as a tree of life. Kaya kung makikita ninyo, may bawas ng sanga ito dahil po ginamit na kanina. Kaya pinapakita natin sa inyo, almost of the parts of this tree ay may gamit talaga. Kaya kung makikita po ninyo, may hagdan. Bakit nga ba may hagdan? Kasi po dito nang gagaling na rin yung tinatawag nating natural coconut wine sa atin dito, tuba. At galing na rin po mismo sa tuba nang gagaling yung ating natural coconut vinegar. Yan po mga kaagri, ang dami talaga ng gamit niya mula sa kanyang roots na nakitaan po talaga ng pagaling sa mga karamdaman ng tao, hanggang sa puno, hanggang sa dahon, hanggang sa sanga, hanggang sa bunga, hanggang sa kanyang flower talaga mga kaagri. That's why nagagalak po tayo ma-share sa inyo itong kwento ng buhay, kung bakit ba coconut is more than silver, more than gold, more than money, more than anything. Magkaroon ko lang po nito ng maraming puno. Kahit sitting pete ka na lang, mabubuhay ka talaga. Hindi po gaya ng gold, silver at money na minsan ipinag-aawayan pa ng tao. Pero ito po, hanggang buhay po ito, hanggang buhay ka po, ay talagang may makukuha ka talagang maraming benepisyo sa nyug. Lalong layo na po ngayon, kahit yung cocoa lumber ngayon napakamahal na. Kasi mahirap na po maghanap ngayon. Kasi ginagamit po yan sa mga construction sites na ngayon sa amin dito, mga kadarling, mga kalalab. Kaya hanggang dito na lang, hindi na po ako magtatagal. This is your friend, AgriTechnix TV po. Sana ay may natutunan po kayo sa ating episode ngayong araw. A tree of life, the tree of life, coconut. Hanggang dito na lang, God bless us all!